Japan, Land of the Rising Sun. Mawawala sa mundo? Ang Japan ang pangatlo sa pinakamayamang bansa sa buong mundo base sa GDP per nomina. Sa unang tingin, aakalain mong tulad ng sumisikat na araw ang patuloy nitong pamamayagpag sa larangan ng ekonomiya, ang moderno nitong infrastruktura, teknolohiya, at masaganang kultura. Ang Japan din ay nakilala sa buong mundo sa larangan ng sumo wrestling, anime, shrines, masasarap na pagkain gaya ng sushi, ramen at mochi. Nakakabilib din ang kanilang edukasyon, kalinisan sa lugar, values at disiplina. Yan ang masasabi nating maipagmamalaki ng lahing Hapon. Pero sa kabila ng narating ng bansang Japan, meron pala itong malaking suliranin. Bakit sinasabi sa pag-aaral na sa hinaharap, ang bansang ito ay mawawala? Ano ang mangyayari kapag tuluyan ng mawala ang bansang Japan? At sa videong ito ay aalamin natin ang dahilan kung bakit maaaring mawala ang bansang Japan. Declining birth and fertility rate. Gaya ng pelikulang Children of Men, kung saan matapos ang halos dalawang dekadang pagkawala ng kakayahang magparami ng mga tao, ay tanging mga nakatiwangwang, sira, at tahimik na mga bahay, palaruan, mall at paaralan na lang ang maiiwang bakas ng sibilisasyon. Ang potensyal ng Japan na maging ganito ay hindi nalalayo sa katotohanan. Ayon sa survey na isinagawa ng National Institute of Population and Social Security Research noong 2022, 5 sa 10 mga kalalakihan habang 15% naman ng mga babae sa Japan ay nagpahiwatig ng kawalan ng interes sa pagpapakasal at magkaanak. Samantala, alos 1/3 naman ng mga lalaki at 1/5 naman ng mga babae edad 50 pataas ang hindi nag-asawa at nagkaroon ng anak. Mataas na bilang ng mga matatanda. Mahigit 20% ng populasyon sa bansa ay mga tao na nasa edad 65 pataas. Sila ang may pinakamataas na proportion sa buong mundo. Sa taong 2030, tinatayang nasa 1 out of 3 na tao ay nasa edad 65, habang 1 out of 5 naman ay 75 pataas. Kung patuloy na tataas ang bilang ng mga matatanda at liliit naman ang sa mga bata, maaapektuhan ang labor force ng bansa na siyang pinaka-importante sa kanilang ekonomiya. Ang crisis sa aging population ay maaaring mahila pababa ang average na annual GDP growth ng Japan ng 1% sa mga susunod na 3 dekada. Bakit nga ba isang malaking problema sa isang bansa ang kawalan ng mga working age adults at mga batang papalit sa kanila kapag sila ay matanda na? Sa mga bata, nakasalalay kung paano mamumuhay at ano ang magiging kahihinatnan ng mundo sa mga darating na panahon. Dahil sila ang magpapatuloy ng mga nasimulan ng mga matatanda at siyang aako ng mga responsibilidad sa hinaharap upang mapalago ang ekonomiya ng isang bansa. Mahalaga na sila ay pagyamanin at bigyan ng pansin, lalo na sa Japan na itinuturing na world's third largest economy. Ngunit sa kabila ng mga reforma sa pulisiya ng Japan upang maingganyo ang kanilang mga mamamayan na magparami, mas bumaba pa ang kanilang total population ng halos 511,000 ngayong 2023 kung ikukumpara noong nakalipas na taon. Patunay na ang 1.3 birth rate nito ayon sa World Bank ay sadyang mababa sa replacement level. Dapat kasi ang isang babae ay magkaroon man lang ng kahit 2 anak upang maging steady ang populasyon at ekonomiya ng isang bansa. Kahit magturuan pa ng daliri at isisi ang pangyayaring ito sa mga Hapon na hindi raw madalas nagtatalik dahil sa pagkaabala sa trabaho at sa mga babae, na ayon sa isang narrative ay inuuna ang sariling career bago magpamilya, hindi malabong ang Japan sa hinaharap gaya ng isang bagong biling makina ay lumuma ng lumuma hanggang sa mapabayaan, masira at maglaho dahil sa kawalan ng langis na bubuhay dito. Dahil nga mas malaki ang bilang ng elderly population, mas marami din ang namamatay kesa sa mga sanggol na ipinapanganak. Kodokuchi o lonely death ang tawag sa isang phenomenon na tanging sa Japan lamang makikita kung saan may mga taong namamatay mag-isa.
at matutuklasan na lamang sa paglipas ng mahabang panahon. Nitong 2022 lamang, tumalon ng doble sa 8.9% sa dating 4.9% lamang ang bilang ng mga namamatay sa Japan. Hindi pa rito kabilang ang mga teenager at middle-aged adult na kinikitalang sariling buhay dahil sa labis na lungkot o depresyon, dulot ng di umano unhealthy work-life balance, household stress at academic stress. Ang kawalan din ng trabaho at kawalan ng magandang oportunidad dahil sa irregular employment ang nag-uudyok sa mga lalaking breadwinner ng pamilya na huwag magpakasal at bumuo ng sariling pamilya, lalo pat alam nila at ng kanilang partner na hindi nila ito kaya. Sa pagliit ng populasyon sa Japan, inaasahan na sa darating na taong 2040, mahigit 896 na local towns and villages ang hindi na muling makikita pa sa mapa ng bansa. Tinatawag itong local extinction, kung saan ang mga probinsya ng Japan ay naging pugad na ng mga abandonado at lumang bahay, infrastruktura, sakahan, transportasyon, paaralan at lupa. Bukod sa geographical disadvantage ng bansa laban sa mga natural na kalamidad, ang pagbaba ng populasyon bunsod ng mababang birth rate ay isa sa mga suliraning nakaambang magpatotoo sa kawalan ng Japan sa hinaharap. Alam ng mga Hapon ang mga problemang dulot nito ay kinakailangang masolusyonan kaagad. Kaya naman partikular itong pinag-uusapan sa kanilang mga TV show at balita. Ang mga lokal na gobyerno ay pilit na hinihikayat ang mga tao na bumalik ulit sa mga bayan at probinsya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas oportunidad na trabaho at murang mga bahay. Tinatawag itong U-turn project ng Japan. Tulad nito, ang U-turn ay may katulad na layunin din ngunit masinihikayat nito ang isang tao na iwan ang maingay at magulong buhay sa lungsod. Itinataas din ng pamahalaan ng Japan ang pagpapapasok ng mga migrant o mga dayuhan na maninirahan sa mga bakanteng bahay sa murang halaga habang pinagpapatuloy nila ang mga komprehensibong pakay sa pagpaparami ng bilang ng mga nagpapakasal, buntis, nanganganak at childcare sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na subsidiya at sweldo sa mga batang manggagawa na may planong bumuo ng pamilya. Walang simpleng sagot sa problemang gaya nito, lalo na't parehong mahahalagang asset ng isang bansa, ang mga bata at matatanda. Lahat pantay-pantay, hindi nakalalamang ang isa sa isa. Kinakailangang baguhin ng pamahalaang Hapon ang kanilang focus sa teknolohiya at infrastruktura tungo sa pagtuon pansin sa mga pangangailangang pang-ekonomiya at kapakanang pangseguridad ng mga lokal nito. Malinaw na ang Japan ay matanda na at posibleng mawala sa mundo sa mga susunod na dekada kung magpapatuloy ang kasalukuyang problema. Maraming bansa pa sa mundo ang posibleng sumunod sa yapak nito, kaya ang tanging magagawa natin ay tingnang maigi ang kanilang sitwasyon. Dapat pag-aralan ng gobyerno ang kanilang mga karanasan nang maiwasan ang paglaho, hindi na parang bula, kundi parang pagtanda at pagkalimot. Ikaw, anong masasabi mo sa kalagayang ito ng Japan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video, mag-subscribe at maraming salamat sa panonood mga kasoksay.